Sup guys, it's me Aeon. Sup guys, it's me Aeon. Ngayon ito na yung update sa carbon fork. While na nakaka 1500 kilometers na siya. No issues pa rin, so tinanggal ko siya sa bike para i-inspect ko kung may damage sa loob. Hindi ko masabi kung walang damage to kasi wala akong x-ray. Baka sabi na sa loob ng blade na to, meron na siyang issues. So, ayun. Bali, lilinisin ko. So, mapapansin nyo, hindi pa siya matulog. Manubi pa siya. Bali, hindi ko na nilinisan yung bike ko since last ride ko, mga January ata. Actually, pinunasan ko lang. Hindi ko siya nilinisan ng todo. Kaya, madumi pa din. So, bali kung makikita nyo, okay pa rin naman siya. Yung bearings niya smooth pa din. So, alisin ko muna isa-isa. So, ang masasabi ko lang sa fork na to is okay naman siya. Pero hindi ko siya i-recommend kasi delikado ang bike. Pwede kang mamatay dito kapag na-aksidente ka. Mas maganda mag-invest ka lang sa aluminum fork. Pwede ano sa mga ano tsunami. Yan. Tsunami alu fork o kaya moso abenton basta yung mga ibang forks na aluminum pwede rin alu carb kasi hindi ko sure kung kasi hindi iba siya ng aluminum kasi syempre binand lang yung dalawa so pero mas maganda siya kasi madalas naman ang failure ng fork is yung stirrer tube dahil sa ano sa compression plug. So, bali, meron siyang parang dito. Dapat tinatanggal yan. Or nililiha. Eh, wala akong liha. Kaya mo na siya. Yung stirrer tube mukhang okay pa naman. Bali, may mga gasgas lang kung saan nakaani headset. Dito, parang may slice siya dito. Baka dito siya mag-crack. Diba? Hindi siya kita eh. Parang ilaw. Yan na. Ilaw. Basta ito eh. Parang guhit na kulay puti na to. Baka dito siya unang ma-deform. Tapos ito, void to. Void tong part na to. Delikado siya actually. Pero okay pa rin naman. Tapos yung mga clamping marks dito. Sa blade naman. Check natin. Bali ayun, may mga dumi siya. Hindi ko mapunasan. Hindi ko siya binasaan. Dito yung mga dito. Mukhang okay pa naman siya. Tanggalin kay expander. Titignan ko kung okay pa rin. Yung expander. Tigas na pala. Mahigpit pa lang pagkakalagay ko. So ayun, okay pa naman siya. Masyado yung matigas eh, kung ano, biglain. Kaya ako nang gato. Estimate ko siguro masira ito mga May, ganun. May or June. Hindi na kasi ako masyado, hindi kasi ako masyado ng gulong ride ngayon. Pero sa tingin ko yun yung ano, estimate kung kailan siya masira. So yun, salamat sa panonood. Gawa ko lang ito update. Yun, sabi.
So, EC90 carbon fork failure. Nasa description yung link. Ito yung picture. So, by the way, conclusion sa buong EC90 carbon fork. Unang-una, hindi ko recommend tong fork na to. Kasi, madaming, nagsabi na sayang sa pera kasi malambot daw yung fork. And, nakita ko naman na marami siyang issue outside. Paano pa kaya inside? So, bali, inaantay ko lang to mag-fail yung fork na to. Sa akin, hindi, inabangan ko rin. Hindi ko inasa matibay to kaya doble ingat. Tapos, kung gusto mo talaga mag-carbon fork, mag-invest ka sa magandang quality. Carbon fork, mga 5K pataas ang presyo. O kaya kapag i-frame mo, mura lang. Entry level lang. Try mo lang mag-invest sa mas magandang frame set na mas magaan. Mas worth yung ganun. Or try mo palitan lang yung wheel set mo na para gumaan. Just kapag ayun, wala kang budget. Tulad ko, mag-aluminum fork ka na lang. Ganun din naman yun. Matibay naman. Tapos, at least yun, hindi ka matatakot sa quality. Kasi syempre, aluminum. Parang mas magkaroon ang tiwala. And basta tagal siya. And nga pala, kapag bumili ka online ng fork, carbon fork, or Chinese fork, laging 50-50 yun kasi parang swerte na naman ba? Kumbaga, parang sa akin sinwerte ako kasi hanggang ngayon hindi pa nagpa-fail. Nira-ride ko na rin ng mga malulupit ang lubak, okay pa rin naman. Pero syempre, hindi mo masabi. Ay, yung pinakita ko sa picture, minalas, tapos ako sinwerte. And so, ayun lang. Ayun naman sabi ko sa fork na to. Ride safe to all. Don't forget to subscribe.